Dahil nga po nakikin, three games festival po kami ni Chawel Bataclan muna mga kapuso. Yes, at kung ating mga kapuso dyan sa studio ay namang problema kung bakit hindi ganun kasarap ang kanilang mga kalamay dyan. Ako, ang tatlong hari na po ang bahala dyan mga kapuso. Nandito na yung ating tatlong hari. Eto na mga kapuso para ituro sa inyo kung paano nga ba ang tama pagluto ng kalamay. Nahanap na namin ang tala. Nahanap nila. Ito, may daraming regalo para sa mga kapuso. Very good, very good, very good. At kahanap na ramen, dito nga pala natin malalaman kung ano ang kulang sa recipe sa kalamay. Ay, bangga! Ay, malayong lakbayan ang ating galakbayan ngayon. Kaya gagabayan tayo ng ating mga kabayan. Huwag mag-aala dahil sa isang sandali lamang ay mararating natin ang ating mga paroroonan. Ayun! Yun! Pero bago natin ituro yung mga yan, naku, eto na ang ating pasabog. Talagang literal na pasabog mga kapuso. Isang tradisyon na ginagawa po nila tuwing meron po silang Three Kings Festival dito sa yes, Kapitak Laguna. Ang pasabog pa yung tradisyonal na pagpapasabog ng pera. Oo, Ate Love. At ito nga ang malupit dyan, Ate Love. Dahil maraming, at nanggagaling yan sa munisipyo nila mismo. True. At meron mga nag-donate na mayayaman at nag-negosyante dito mismo sa Mabitak. Ang paraan daw na ito ay upang maganda ang pasok sa mga makakakuha ng pera. Gayon din siya magbibigay. Tama yun, sharing. Maganda ang pasok ng pera. Oo, ganun talaga yan. Okay, ang kagandahan. May pasabog sila. May pasabog din ang unang hirit para sa kanila. Ano mga puso, dahil meron po tayong tatlong golden coins na inihalo dun sa ipapasabog ngayon. Mm-hmm. Yung tatlong golden coins yun ay unang hirit coins na kailangan makuha nila dahil kapag nakuha nila yon meron silang king size na pasabog na regalo mula sa unang hire. Ayan, ayan yun. Ay, ang saya! So, umpisa na natin ang pasabog! Ready! Pasabog na! Ayan! So, meron na po pera, mga kapuso. Yung iba po dyan, mga coins. Lumilipad ang pera! May mga pariya din. Oh, may mga pariya din yan. Napakagaling, diba? Ayan, so mukha na bigay na yung mga, para hindi ko nakita masyado yung coin natin. So nabigay na yung coin natin. Ang swerte nung makakakuha naman. Apa, ang kaipalan nung mga makukuha yung ating tsaka dapat siguro yung pera na yan, huwag nilang ano, gastusin na, no? Oo, maganda yung tatabi nila. Okay! Eto na mga kapuso, ito sinasabi natin na talaga namang ito ang sikat-sikat na dito eh, yung tinatawag natin mga kalamay. Kalamay. Sinat ibang klase ng pagluto ng kalamay! Magandang umaga, nanay! Ano na ang inihalo po natin dyan sa kalamay natin? Ano po, yung punchies, tsaka po gata. Uunahin po ay gata, tsaka po, kasunod po ay asukan. Uh-huh. And then pagkasapot po, no, ilalagay na po yung parang bilo-bilo. Habang kumukulay po. Gaano katagal ba bago maging ganitong itsura ng kalamay? Siguro po mga kalahating oras po. Anong sikreto ng kalamay nyo? Yung smiley nanay. So, ngayon ganun pa rin. Iba't ibang barangay. So, may iba't ibang barangay din po ito mga kapuso. At syempre, kasali po ito sa festival nila. Maglalabanan po kung sino ang may pinakamasarap na kalamay. Tama po ba? Ayan. So, may napapasit tayo. Bakit ang iba-iba yung kulay niyan, Nay? Kasi po, yan eh. Talagang pinagaganda. May pangit. Puro magaganda. So, iba-ibang gamit nyo. Hindi nyo sinishare yung mga sikreto nyo. Ang sikreto, gata lang yung namin eh. Asuka, gata, sikis. Ayan! Nasa kamay yan namin, oh. O, nasa handwood. Ayan, mga kapuso! At syempre, makikita rin po natin ngayon dito na pwede yata itong tikman. Kaya yung tikman tong mga to. Ayan, meron din po dito. At eto na yung sinasabi ko sa inyo na talaga naman. Alam nyo guys, ang hirap tutuwin ito sa ay, totoo lang. Ay, natay ko dati yan. Oo. Sa pang ilang oras na to? May kalahating oras sa bayan? May kalahating oras na po itong inahalo. May kalahating oras? Nag-umpisa po bakit ito kailangan tuloy-tuloy? Para hindi po maglutong, tsaka maging
mapino yung pagkakalamay. Ah, yung pala yung sekreto ko. Parang sinasagwan na lang. Tarihan muna natin sila dahil kailangan pa nilang lutuyan dahil meron tayong mga pakikilala sa inyo. Yes, ito na ating mga dry base! So ipinakikilala namin mga dry base! Umpisa natin sa contestant number 1! Kapans, akala nyo si Jack Roberto. Wala si Jack Roberto, nagkakamali kayo. Naniniwala po sa ako nga pala si Jesse James Gomez, tribe ng Barangay Pagan. Naniniwala po sa kasabihan. Kung na-donate lang po ang kagwapuhan, marami na sana ang natulungan. Yeah! Ayan, iba yun. Okay, okay naman natin. Tribe number 2! Number 2! Hello nga pala si Vian Manales. Girls, tama naman dyan. Ay, sumarinig ang sigawan nyo. Yeah! Kung akala nyo ako si Ruru Madrid, kakamali kayo. O nga pala si Vian Manales ang driveway ng Barangay San Antonio. Yeah! And last but not the least, ating contestant number 3, ang driveway number 3! Ayan! Wala na! Oops, teka lang! Oops, oops, girl! Ako nga pala si Jerome Moreno. Kala nyo si Alden mo! Ang driveway na Barangay Luong! Yes! Ayan na lang ang buksan! Mamaya, kung may pasabog silang mga ganyang mga chika, mamaya may production numbers sila. Mamaya ganyan! Guys, sorry! Talaga naman pinaganda nila tong araw na to. Nag-practice sila buong taon para dito. At mamaya po yan, ipapakita nila sa atin. Siyempre pa mamaya din, titikman natin ang kalamay. At mamaya, malalaman natin kung sino ba ang nakakuha ng tatlong coins. Ang hirap. Dito lang po yan, sa unang-una ka lagi, ang inyong pamasang word na siya. Unang!